niyo ho itong si General Manager Angel Honrado Hamonado Bandihado. Hindi kasama yun. Hindi kasama. Angel Honrado, sinisisi niya ho ang media. Sabi niya ngayon, para daw itong mga media nagsulat lang daw noon na yun hong mga masyadong pinalaki ang nag-leak ho, na sinasabi, nagalit ho siya at hindi niya ho masyado binigyan ng yung tanimbala, masyadong sensationalized daw at yung mga bubong ng NAIA na nagli-leak at yung mga butas nag-collapse sa ceiling, brownout, tanimbala, sabi niya, masyadong sensationalized. Ito ho mga media raw talaga started branding us, talagang tinawag kami na kung ano-ano mga pinagsasabi nila sa amin, lalo-lalo na yung Bentulfo na yan. Lol! Naintindihan mo ba ang tanimbala? Naintindihan mo ba nung magkaroon ng sinasabing brownout? And then sasabihin mo sa media, ang mga media, sabihin ako minsan natin, mga bleeding hearts din yan, na kumbaga sobra-sobrang balita, pero may katotohanan pa rin. Mabuti sana kung ginawa lang, mabuti sana kung ine-SS. Ikaw siguro mahiling mag-SS dyan sa kwarto mo. Would somebody kick this guy out of the office now? I can't wait any longer. Ayaw ko na mag-antay pa hamunado. What you just got, di? Would you just get out of the office now? Come on! Move! Si Mario Joseph, mabuisit pa tayong pare-pareho. Eto pa sinabi nito mga bossing, sabi ni Honrado na pinsan ho ni Aquino, you know, brownout a blessing in disguise. Tell me about it. Sabi niya, we became more aware of the importance of maintenance. Really now? The succeeding months proved to be non-significant but only to the media, but not to the media. The broken glass panels and a 2x2 meter slab falling, the low water pressure and the wrong spelling, the signages were highlighted for lack of something big. It's because you're dumb. That's it. I mean, can't you understand? Honrado, you sabi niya, brownout na nangyari, malawakang brownout, eh sabi niya, eh nagbigay lang daw ata sa kanila ng magandang bagay na kung saan ang importansya at kahalagahan ng maintenance. Give me a break. I don't know if I can call you. What am I gonna say to you? Hindi mo ibig sabihin ng maintenance? Naturalmente, kapag ikay nangangasiwa ng anumang establishmento or sabihin natin struktura, kinakailangan mo ng pangangasiwa at pangangasiwa, pag-aalaga. Ang pag-aalaga ay pagpananatili ng sinasabing walang breakdown kasi lahat ng parte ng mga makinarya mo dyan at equipment mo, teknolohiya, may sinasabing lifespan or kinakailangan magpalit ka or kinakailangan magdagdag ka or di kaya may reserba ka. Yun ang sinasabing nagpaplano. Pag ang taong walang plano, tulad nitong si Amunado ang bandihado, ang natupag ay bandihadong pansit na lang, siguro yun ang tingin ko. Kaya kung ano-ano pinagsasabi, you know, nakakahiya talaga itong pinsan ni Pinoy na to. You put your cousin here, Mr. President, and this cousin of yours says, the media sensationalized everything. Gumagawa pa kami ng story ngayon. Parang walang mata yung mga taong bayan. That's a problem with you guys, the yellow bleeding hearts. You know what, I can't wait any longer. I want to see this guy kicked out of their office. Just get out of there, and we'll be happy, and life goes on. I mean, who cares about you? Di ba? Ganyan lang ho eh. Sus Mario Joseph na eh. Ay, nako. Pag hindi ba na ininit ang ulo mo eh, ano pang sasabihin mo?